Matapos mabigo kay Dimitri Bivol, may halaga pa kaya sa mga fight fans ang Alvarez-Gennady Golovkin trilogy? Ito ang inalam ni Paolo Salamatin. Ngayong medyo nakaslowdown ang Pinoy boxing sa inactivity ni Manny Pacquiao at napipintong pagre-retiro ni Nonito Donaire Jr., tinanong namin ang mga ordinaryong boxing fans kung ano ang kanilang pulso sa ibang weight classes. Isa sa exciting divisions ngayon ay ang 168-pound class o ang super middleweight division. Dito kasi lumalaro ang Mexican star na si Canelo Alvarez. At sa darating na September 18, magsasagupa sa ikatlong pagkakataon sina Alvarez at knockout artist Gennady Golovkin. Wala akong idea dun eh. Di ko alam yun. Ano yung boxing na yun? Di ako nanonood eh. So, pwede naman na matuloy yung laban nila para at least medyo makilala natin kung sino po siya sa larangan ng boxing na kasi never ko pang narinig yung pangalan niya, na-curious ako. So ngayon, isa-search ko kung ano yung mga ano niya. Para sa akin kasi hindi ko kilala yung boxingero eh. Pero kung matutuloy, sana matuloy para makapanood din, di ba? Masasabing mainit ang rivalry ng dalawa dahil matapos ang draw sa kanilang unang salpukan noong 2017, isang controversial decision win ang inani ni Alvarez, bagay na dumungis sa dating malinis na record ni Golovkin. Pero ang tanong, maging exciting pa rin kaya sa fans ang laban ngayong nagkakaedad na ang dalawa, lalo na si Golovkin? Hininga namin ng pananaw si The Ring writer at Pinoy boxing analyst Ryan Songgalia. This may be kind of like how Joe Frazier, even when people thought he was shot against Ali in the third fight, just had a style that was going to give him problems. And that may be an issue here too, that Golovkin may just have a style that brings out, you know, the fighter in Canelo, but also exposes him to a lot of danger. Pero nang aming tanungin, kung anong magiging epekto ng pagkatalo ni Alvarez kay WBA Super Light Heavyweight Champion Dimitri Bivol, may paliwanag rito si Songgalia. Bivol didn't really expose. People say he exposed Canelo. Not really. He just showed that the same things that bothered Canelo against Mayweather were bothering him again against Bivol. You know, except this was a bigger guy doing, you know, very similar things, keeping him at angles and boxing him and, you know, not really taking the bait the way that a lot of guys do. Canelo is a guy that, oh, you think he's right there to get hit. And then before you know it, you're walking into a shot. Si Alvarez ang isa sa pinakamakinang na boxer sa mundo ngayon at isa siya sa mga pupwedeng makalaban balang araw ni Pinoy Olympian at middleweight vet Yumir Felix Marshall. Paolo Salamatin, PTV Sports.